Sino pang magtiwala kay Inday? Hindi mo mapagkakatiwala ang si Inday sa pera. Lumabas na po yung lahat ng baho doon sa congressional investigation ng Blue Ribbon, yung public accountability, good governance in public accountability. Sabi nga po ni Congressman Joel Chua, may nakita na silang basihan para sa pagpa-file, mga kababayan, ng plunder case at could be the basis din po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pag-usapan natin, mga kababayan, itong statement ni Congressman Congon at saka si Congressman Ortega. May napakaganda siya, mga kababayan, silang dalawa. May napakagandang analysis kung bakit, mga kababayan, tuloy-tuloy ang paglagapak. Lagapak talaga niya, Mr. Maravillas. Tuloy-tuloy ang paglagapak, pagsansad ng ratings po ni Inday. Trust ratings and approval ratings. Sabagay, sa atin po, alam na natin kung bakit. Kitang-kita po, mga kababayan, sino man sa atin po ang magugusto sa masamang pag-ugali. Yung display of arrogance, mga kababayan, na pinapakita ni Inday. Kaya normal po ang pagsansad. That is a natural consequence. Mata-turn off siyempre yung ating mga mamamayang Pilipino. Kaya pakunti ng pakunti, mga kababayan, ang nagugusto kay Inday. Ito ang sabi dito sa balita sa Manila Bulletin. Congon Ortega sound off on why BP Sara survey numbers are dropping. Napakaganda po yung analysis ng dalawang congressmen na members ng Dayangans in Congress. Pag-usapan po natin, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ito ang ating programa, mga kababayan, at it sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow 6-0, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nensha Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating topic, mga kababayan. Tungkol kay Inday. Ako, sabi ko sa inyo po, matutulad si Inday kay kay Jojo Binay, talo. Sumingaw yung lahat ng baho. Kaya natalo si Jojo Binay. Ito kasi, napakatagal pa yung presidential elections. Purma ng purma. Hindi makapaghintay, mga kababayan. Ayun, mali-mali yung strategy. Mali-mali yung pinasukan, mga kababayan, na direksyon. Naligaw ng landas.
Di ba? Sobra yung pagkaligaw ng landas, mga kababayan ni Inday. Napakaganda na sana ng tandem, ng unit team. Sinira natin ni Inday. Hindi man siya inaano. Lahat ng favor, mga kababayan, ibinigay. Igawa niya, Mr. Maravillas. Hindi ba tinanggalan ng confidential funds? Tinanggal yung confidential funds ng mga kababayan ni Inday. Kasi sabi niya, bahala na niya kayo. At saka, justified yung pagtanggal kasi kailangan ng mga security agencies. May mga nasilip kasi na problema sa pagastos. Siyempre, may magre-report po sa Congress. Nilustay na niya yung... Huwag na niya ninyong bibigyan ng confidential funds. Malian niya yung paggamit ni Inday. May magsusumbong at magsusumbong po. Ito na siya ngayon, mga kababayan. Kaya sabi ni Congressman Congon, tapos ni Ortega, alam ko na niya, sabi ni Ortega, alam na namin ang rason behind the Vice President Sara Duterte's falling trust and approval rating. Basa na po, pareho ng mga sinasabi natin. So sabi po ng dalawang congressman, ang ating mga kababayan na niyang Filipino are seeking answers about the controversy surrounding Duterte's questionable use of confidential funds both in the office of the Vice President and during her 2-year tenure as DepEd Secretary. Correct. Yung pag-iwas posit niya, mga kababayan, sa pagtatanong ng Congress, yun po ang nagpasadsad sa trust ratings niya, approval and trust ratings niya. Ibig sabihin, disapprove ang kanyang mga pag-ugali, disapprove sa ating mga mamamayan, na ayaw sang tinatanong. Yun ang napakalinaw, mga kababayan, ng ibig sabihin ng pagsadsad ng kanyang trust rating. Approval and trust ratings. Dahil hindi niya maipaliwanag po, hanap siya ng hanap ng palusot na wala na po ng tiwala yung ating mga mamamayan. At sabi nga natin, mga kababayan, yung mga pagpapresko niya, imbis makatulong sa kanya, lalong nagpalubog. Hindi pa nga covered po nito yung Halloween presko niya na gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Ito yung mga naunang presko niya na imbis sagutin yung mga katanungan ng ating mga congressmen, nagpa-interview siya, one-on-one interview. Taga-SMNI yata yung reporter. hindi po ubra yung ganon. Lalong napasama. Sabi ko sa inyo, ill-advised si Inday. Walang matinong adviser. Siguro, yung mga advisers niya, parehas yung mentality ni Inday. Di ba? O kung hindi, baka may mga advisers din na matitino yung pag-iisip. Kaya nagmatigas yung ulo ni Inday, hindi mapagsabihan. Kasi nga po, Bartinela. Hindi nga mapagsabihan ni Digong kasi siyempre hindi man pakikinggan si Digong ng kanyang mga anak. Ikaw anya nga ang masama ang ugali mo. Saan man kami magmana? O, di ba? Ba't kami anya makikinig sa'yo? Lalo na po si Inday. Ba't makikinig kay Digong si Inday? Alam niya na masama din ang ugali ng kanyang tatay. Ang hindi niya alam na yung masamang ugali ng kanyang tatay, nakopya niya. O, di ba? Kasi nga po, kung ano yung puno, siyang bunga. Yan ang nangyari dyan, mga kababayan. Yung sabi po ni Congon, Vice President Sara Duterte's dropping trust rating signal a critical problem in the way people see her. When a public official faces controversies that go unexplained, people find it hard to trust them. Siyempre po, sino pang magtiwala kay Inday? Hindi mo mapagkakatiwalaan si Inday sa pera. Lumabas na po yung lahat ng baho doon sa congressional investigation ng Blue Ribbon, yung public accountability, good governance in public accountability. Sabi nga po ni Congressman Joel Chua, may nakita na silang basihan para sa pagpa-file, mga kababayan,
ng plunder case at kundi the basis din po ng impeachable ng impeachment, kasi may nakita na silang mga impeachable offense na na-commit si Inday sa paggamit po ng pondo ng DepEd, lalo na po yung confidential funds at saka intel funds. Kaya sabi po ni Conggon, if these issues are not addressed, it could seriously damage her credibility over the long term. Yun ang napakalaking problema po ni Inday, kasi siguradong hindi niya po kayang ipaliwanag. Consummated na po, nagastos na. So, checkmate mga kababayan si Inday ng Congress. Hindi siya mag-attend, tuluyan siyang masisira. Pag nag-attend naman siya para magpaliwanag po, lalo siyang masisira kasi mako-confirm. Siya mismo yung magko-confirm, tulad ng kanyang tatay, inamin yung EGK. Kita ninyo? Checkmate po. Nabitag. Si Digong nabitag ng Senado nang nag-initiate mga kababayan ng investigation, kaalyado niya. Ang intention sana ng Senate investigation para pagtakpan, para i-whitewash. Kasi imagine yung nag-initiate ng investigation, sangkot. Si Bongo, pagkatapos iba to, iba yung nangyari mga kababayan. Kiniskis ni Risa Ontiveros yung ego, yung kayabangan ni Digong umami. Yun din po ang mangyayari kay Inday. Kaya walang pupuntahan mga kababayan. Talagang yung sinasabi niyang drag me to hell at pagdating sa impyerno, ako pa niyan yung pangulo. Actually, siya po yung ano, wala mang naghihila sa kanya papuntang impyerno. Siya mismo ang papuntang impyerno. Yun ang pinili niyang direksyon. On her own. Kasi doon pa lang mga kababayan sa paggamit ng ano, paggamit ng pondo, maling paggamit ng pondo, papunta na yung impyerno. Yun ang first step ni Inday. Ah, inner journey to hell. Kaya kayo mga ano, mga DDS, asa pa kayo na makaupo pa sa Palasyo Malacanang si Inday? Diretso nag-impyerno si Inday. Tulad ng kanyang sinasabi, ganun din yung kanyang tatay. Yan ang sabi niya doon sa Senate hearing, iilain din niya kita sa impyerno. Gustong isama si Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros, wala man niya kung planong pumunta doon. Igawa niya. Basag na basag, hindi umubra yung angas ni Digong kay Risa Ontiveros. At pati kayong mga supporters po ni Digong at sa kaninda, lahat ang direksyon ninyo, papunta doon talaga. Mindset ninyo, papuntang impyerno. Yun lagi ang sinasabi ninyo eh. Eh sabi nga natin, you become what you believe. Diba? Yun ang paniwala ninyo eh. So sabi dito, figures from the recent Okta Research Survey showed a 6-point decline in Duterte's trust ratings, now at 59%, an 8-point drop in her performance rating, which has fallen to 52% from a previous high of 87% last year. Yung total po ng pagbagsak, dire-diretso siya, yun ang trend niya, talagang pasadsad. 28 points na po yung nabawas kay Inday. Matindi. Lumampas na nga po si Martin. Nilampasan na si Inday sa trust rating and approval ratings ni Martin. Kay Martin po, 65. Yan o. 65 yung approval ratings as against sa approval ratings ni Inday na 52. 13 points yung lamang ni Martin. Yung trust rating ni Inday, 57. Trust rating ni Martin, 67. So, mas mataas ng 10 points. Ang pinakang mataas po, si PBBM. Yan o. 66 point approval and trust rating 69. Mahirap makarecover si Inday po. Tuloy-tuloy na ito. Kaya sabi dito ni Conggon,
Congon highlighted that issues requiring immediate explanation na niya include an alleged 15 million pesos in confidential funds purportedly allocated for a youth leadership summit, funds which the military later denied receiving, as well as a 16 million expense for renting safe houses in late 2022. Hindi niya po yon maipapaliwanag kasi based on records mismo, na-discovery na kung paano winaldas yung pera. Malamang sa malamang, napunta na po sa mabuting kamay. Nabulsa na, mga kababayan. Dininay po na nga ang forces. Wala man na niyang binigay sa aming 15 million. Pondoan niya galing sa amin at DGU yung ginamit. Booking na booking po sa Congress. Kaya ayaw mag-attend po ni Inday. Kahit hindi siya mag-attend, lalo na siyang masisira. Pag nag-attend siya, ganun pa rin. Kasi po, unang-una, pag tinanong siya, siguradong mamimilipit siya. At biglang uusok yung tumbunan niya. Baka makapamugot siya doon. Hirap ni Inday, kalmahin yung kanyang sarili po. Ang problema ni Inday, buhay niya talaga. Yung sarili niya ang problema. Sabi ko sa inyo, hindi kasi napalaki ng tama. Kasi sabi ko, mga kababayan, wala mang magulang na magpapalaki sa kanya ng tama kasi yung magulang niya, mali din. Tama ba? Mali din yung pagpalaki ng ganyang magulang. So, mana-mana. If these controversies anya are not clarified, how can she expect people's trust in the future? Tama. Trust is earned anya through transparency and accountability, qualities that should be part of every public servant. Bullseye, mga kababayan. Bullseye na bullseye ni Congon. For his part, Ortega observed that Duterte's steep drop in ratings highlights how public trust can erode when accountability is ignored. Matigas nga po ang ulo. Ayaw makinig sa advice. Tayo sana po, nag-offer tayo ng advice. Unsolicited advice. Kaya lang po, ang isang tao na matigas ang ulo, talagang ayaw niyang makinig. Isabi po sa Bible. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 29 verse 1, "He who is often reproved, yet stiffen his neck, will suddenly be broken beyond healing." You see? Sa Tagalog po, maganda sinasabi. Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang liig, biglang mababali at walang kagamutan. Pag ikaw niya ay taong sinasaway ka pero tinitigasan mo yung liig, ayaw mong makinig, ibig sabihin, yung liig mong matigas, ibig sabihin, matigas yung ulo mo, matigas, ayaw mong kumiling sa tama, mababali ang liig mo at wala na anyang kagamutan. Diretsong mababali yung liig mo. He who is often reproved yet stiffen his neck will suddenly be broken beyond healing. Yung liig mo anya na tinitigasan, mababali yan at walang kagamutan. Yan, mga kababayan, ang pagkatao ni Inday, matigas ang ulo. As admitted, mga kababayan, ng kanyang tatay, matigas niya ang ulo niya ni Inday. Hindi kasi ninyo tinuruan kasi wala man kayong ituturo kasing tigas ng ulo din ninyo. Ano pa? Ito isang kasabihan, mga kababayan. The problem with stubborn people is they don't think they have a problem. So every suggested solution is considered an insult. Yan ang pagkatao ng mga Duterte at mga supporters. Tayo, sinasaway natin sila sa kanilang mga kamalian. Galit sa atin, tawag sa akin po, unggoy. Ang tawag sa akin po, mga kababayan, bayaran ni Lisa Tanas.
Pinagsasabihan ko po kayo para hindi kayo mapahamak. O ngayon, ayaw ninyong makinig, idiritso ninyo ang inyong masamang gawain. Tingnan natin kung ang inyong mga pangarap na si Inday maiupo bilang pangulo mangyari. Di ba? Isa trend po, malayo nang mangyari. Tinalo na ni Martin Romualde sa ratings po. Trust and approval ratings. At ayaw ninyong tanggapin. Ang sabi ninyo, bayadan niya yung ukta. Ituloy lang ninyo. Ang gusto ko nga eh, encourage ko pa si Inday na magpa-presscon ka naman. Uli, bukas, o kahit ngayon, mamaya, pa-presscon ka. Sagutin ninyo itong sinasabi, mga analysis ng mga congressmen sa pagbulusok ng ratings. Pa-presscon kayo. Magandang pakinggan po. Lalong winawasak ni Inday yung kanyang pagkatao. Yung Halloween press con po, siguradong mas matindi ang epekto noon sa trust rating and approval. Approval ratings ni Inday. Wala pa yun. Hindi pa yun kasama. Hindi pa covered. Ito yung unang press con at yung investigation ng Congress. Bumulusok na po ng todo-todo. Siya na yung pinakang mababa po sa mga elected officials, sa top 4 elected officials, presidente, vicepresidente, senate president, tapos speaker of the house. Siya na yung pinakamababa. Dapat nagbabasa siya ng mga wisdom ng mga matatalino po, tulad ni Aristotle at ni King Solomon. Bakit niya, Mr. Maravillas, anong sinabi ni Aristotle? Yan po sabi ni Aristotelo, evil destroys even itself. Yung paggawaan niya ng masama ay sisira maski sa sarili niya. Sisirain niya talaga yung sarili niya kasi evil destroys even itself. Kaya idiritso ninyo ang gawaing masama. Lahat yan babalik sa inyo. Backfire. Kaya yung mga masasamang pananalita po ni Digong, ayun, backfire sa kanya. Yung mga masasamang pananalita ni Inday, backfire sa kanya. Tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo nag-stand out si Martin Romualdez. Hindi siya salita ng salita. Hindi niya pinapansin yung mga attack sa kanya. Kasi hindi man sila guilty po. Tingnan ninyo si Martin. Grabe po pasalamat ngayon ni Martin Romualdez. Lalo ko pa niyang sisipagan. Ayan o. Lalo pang magsisipag, Romualdez attributes high ratings to house teamwork. Di ba, mga kababayan? Ito yung patunay mga kababayan na more talk, more mistakes. No talk, no mistakes. Kaya kung wala ka man lang na sasabihing mabuti, huwag ka nang magsalita. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba si Inday ayaw magsalita doon sa doon sa investigation ng Congress. May tinatago kasi. Doon, kailangan niyang magsalita. There is a time for everything, sabi nga po. A time to keep silent and a time to speak out. Yung panahon na dapat magsalita si Inday, ayaw magsalita. Yung dapat na magsalita siya, ay yung dapat na hindi siya nagsasalita, salita ng salita. Wala sa timing po at wala sa hulog yung kanyang mga sinasabi. Kaya tingnan ninyo yung ating Pangulo. Tinatanong siya, inihinga ng reaksyon tungkol sa pamumugot ni Inday at pag-ukay ng bangkay ng kanyang tatay. Ano sabi ng ating Pangulo? Ayaw ko na niya magkomento niya. Tungkol naman sa relasyon nila ni Inday, we can talk with that some other time. So, alam niya kung kailan siya kailangang manahimik at alam niya kung kailan siya dapat na magsalita. Hindi yung kasi tinatanong ka, magsasalita ka lang ng magsasalita based sa iyong emosyon. Ayun. Kaya dito nasusukat yung matalino at hindi matalino. Makikita ninyo kung gaano katalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malayong malayo po ang mga Duterte. Kaya tingnan ninyo. Si Pacquiao, daldal ng daldal. O yun, nakakulong na. Si
Si Attorney Ari Roque, ayaw tumigil sa pagdadaldal. Hanggang ngayon, sige ang daldal. Wanted na po. At may kaso na po ngayon. Hindi lang yung sa Congress, Congressional Investigation. Kinasuhan talaga ng PAO, human trafficking. Sinira niya ano, yung buhay niya, ni Ari Roque. Hindi na siya makapaganap buhay ngayon kasi wanted siya. Malamang mamulubi po si ano, si Ari Roque. Tingnan ninyo, pag nagla-live po, tumanda, bumilis yung pagtanda ni Ari Roque, tapos pumayak, hindi na makatulog yun, hindi makakain. Baka kung pagdating ng oras, hindi kayanin ng utak niya yung pressures ng problema, baka bumigay. Magsama sila, mga kababayan sa Mandaluyong. Nino niya, Mr. Maravillas, alam na ninyo. Di ba? Ito yung lahat kagagawa nila, mga kababayan. Kasalanan nila ito lahat. O ngayon, susunod si Digong sa kasibato si Bongo. Bakit? Hindi sana nangyari yung pag-amin ni Digong kung hindi nag-initiate ng investigation si Bongo. Eh doon sa ano, doon sa in-initiate niyang investigation sa Senado, nilaglag sila eh. Nilaglag lahat, mga kababayan ni Digong, pati sarili niya. Damay-damay. Ah. Ano niya yan, Mr. 125 million in 11 days. Ah, tingnan ninyo ang leeg ni Inday. Napakatigas. Yan yung sabi po sa Proverbs, matigas ang liig. Ay pag ganyanan niya yung pinagsasabihan, matigas ang ulo, matigas ang liig, it will be broken na niya, and it will suddenly be broken na niya beyond healing. You know, he who is often reproved yet they stiffen his neck will suddenly be broken beyond healing. Hindi po magkakamali si King Solomon. Napakatalino ni King Solomon. Yung kanyang wisdom galing sa ating Panginoon. Yes, sabi rito ni Ortega. He also stressed that ignoring these controversies could undermine Duterte's credibility if she intends to stay in public service. Silence is not an option, especially when the public is watching closely. The duty niya, si Kunggun pala, nagsabi, the duty niya to address issues that may hurt people's trust should be a priority. If BP Duterte keeps avoiding these controversies, it sets a worrying example for accountability in government, sabi po ni Kunggun. Ortega reckoned that a true leader does not hide beyond controversy niya. She should show the public that she has nothing to hide and is willing to address these issues openly. So silence is not an option. Yung pananahimik niya ngayon, it is not an option. Kasi itutuloy ng Congress po yung pagkakalkal. Kahit po magwala pa si Inday at diritso ng mamugot, tuloy mga kababayan ang pagkalkal ng Congress. Hindi po mababago kahit may mga signs of ano, mental instability. Si may manifestation po si Inday. Hindi po magbabago ang desisyon ng Congress. Kakalkalin at kakalkalin ito. At malamang mawala ng tuluyan sa sarili si Inday. Tama po? Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo, ano ang opsyon ni Inday? May opsyon siya, magparihab. Di ba? Kung gusto niya mabalik yung credibility niya, magparihab muna. Ano niya, Mr. Maravillas, lalo mong tinulak sa... Hindi natin tinutulak. Eh, siya yung ano, nagpakita ng mental ano problem. So hanggat hindi siya nagpaparihab po, ang tingin ng tao, may tama talaga niya. Tama po tayo, mga kababayan. Eh, hindi man siya titigilan ng Congress. Kasi trabaho yan po ng Congress. The Congress has to protect the coffers of the government, the taxes of the Filipino people. Kasi ang ginastos ni Inday po, pondo ng taong bayan. May public accountability po siya, mga kababayan. Iyan niya, Mr. Maravillas, kung mag-resign na lang si Inday,
that is a good option na pwede niyang gawin. Yung mag-resign as nag-resign na siya as defense secretary, di mag-resign na lang siya as ano, as vice president. Pwede pa siyang tumakbo as mayor ng Davao. Pero pag na-impeach siya, disqualified siya, perpetual disqualification. Wala na. Di na siya pwedeng humawak pa ng posisyon sa gobyerno. So, yun ang pinakamagandang option po ni Inday, yung mag-resign na lang as vice president. Anyway, wala naman pakinabang sa kanya. Gastos lang yung gobyerno. Tama po. Lugi sa kanya yung taong bayan. Di man po nagtatrabaho ng maayos. Noong bagyong, yung unang bagyo, nasa Germany, lumipad. Tapos ngayon si Katrina, nasa kasalan. Di ba? Ang umaaktong vice presidente, si Leni Robredo. Yan yung aktibong tumutulong po sa mga nasalanta ng bagyo. By the way, salamat palayo sa additional donation pong 10,000 galing Belgium. Anonymous donor daw siya. So next week, i-distribute na natin ito. For transparency, lahat ng gastos namin, ipopost natin sa Facebook. At bibidyohan natin, mga kababayan, yung distribution. Ayaw natin ang tulad ng ginagawa ni Inday na confidential. So yung running total po, 30,000 na po yung cash on hand natin. Maraming salamat sa ating mga donors. Karamihan po mga OFW sila. God bless you more po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan ha, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga ano, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.